Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Muhammad Amil Asani Sr., Gilbert Mendoza, Cherry Ponacher, Jonel Alagon, Pamily Alagon, Anwar Dakula, Reynaldo Mantile Jr., at kay Christine Mantile. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. Manila Clasico, kailan nga ba ang schedule? At Ginebra, inahabol ang deadline ng trade transaction para makuha si Vic Manuel ngayong PBA bubble. Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. Ngayon, nalalapit na ang pagbabalik ng PBA ay madaming fans ang nagtatanong, lalong-lalo na ang mga Barangay Ginebra at Magnolia Hotshot fans kung kailan nga ba magaganap ang Manila Clasico sa PBA bubble. Sa ngayon nga ay pinapinalize na ang magiging schedule ng mga laro ngayong Philippine Cup. Hindi na nga daw susundin ng PBA ang una nilang nilabas na schedule dahil madaming ang nagbago sa schedule ng PBA. Nagbigay naman ng hint si Kume Marshall kung kailan gaganapin ang Manila Clasico. Kung noon daw ay tuwing Linggo lang nagaganap ang Manila Clasico, ngayon kahit anong araw daw ito posibleng maganap dahil madami naman daw manunood sa kanila dahil nasa kani-kanilang bahay ang mga PBA fans. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra, hinahabol ang deadline ng trade transaction para makuha si Vic Manuel. Nagbigay na nga ng deadline si Kume Marshall para sa mga trade transaction at pre-agent signing na matatapos bago mag-umpisa ang PBA bubble. Kaya naman, ating itinanong sa PBA insider na ayaw magpabanggit ng pangalan na kung may plano bang sumali ang Barangay Ginebra sa mga trade transaction bago mag-umpisa ang PBA bubble. Ang naging sagot nga sa ating tanong ay hinahabol daw nila na makuha si Vic Manuel as much as possible dahil malapit na ngang mag-umpisa ang PBA bubble sa Clark, Pampanga. Matagal na ngang pinaplanong makuha ng Barangay Ginebra itong si Vic Manuel simula nang mahawakan ito ni Coach Tim noon sa Southeast Asian Games. Lalo na ngayon na kinukulang sa big man ang Barangay Ginebra dahil sa biglaang pag-alis ni Craig Slaughter at nalalapit na pagre-retiro ni Joe Tibans. Sa ngayon nga ay ino-offer ng Barangay Ginebra ay itong si Prince Caperal, Jeff Chan at ang kanilang first round pick para sa susunod na PBA draft kapalit ni Vic Manuel. Para sa Alaska Aces ay magiging maganda kung mapupunta sa kanila itong si Prince Caperal dahil may outside shooting nga ito at kayang sumabay sa loob ng shaded lane. Kulang lang talaga ito sa kumpiyansa dahil kakaunting minuto lang ang inilalaro nito sa Barangay Ginebra. Pero nandiyan naman ang Alaska Aces assistant coach Johnny L. Deponso para ma-develop pa ang big man skills nitong si Prince Caperal. Pagdating naman kay Jeff Chan ay mas magagamit din ito sa Alaska Aces dahil puro batang shooting guard ang naglalaro doon. Kaya malaki ang maitutulong ni Jeff Chan sa Alaska at ang first round pick na ibibigay ng Barangay Ginebra ay saktong-sakto sa pinaplano ng Alaska na magpabata ng kanilang players. Kung matutuloy nga ang trade na yan bago ang PBA bubble ay malaki ang maitutulong ni Vic Manuel para sa Barangay Ginebra. Dahil ayon nga sa mga PBA analyst ay bagay na bagay ang skill set ni Vic Manuel sa triangle offense ni Coach Tim Kuhn. Makakatulong nga itong si Musselman pagdating sa loob ng shaded lane dahil sa low post move nito na gustong gusto ni Coach Tim sa kanya. At sa tulong ni Vic Manuel ay mas lalong lalaki ang chance ang makapasok ang Barangay Ginebra sa finals o makuha ang kampyonato
ngayong Philippine Cup. Dahil sa lineup nila ngayon ay big man na lang talaga ang kulang na kulang sa kanilang kuponan. Dahil andyan nga si Stanley Pringle na maaasahan nila pagdating sa scoring. Japet Aguilar na magbabantay sa loob ng shaded lane. At ang kanilang rookie na maaasahan pagdating sa 3-point shooting. Kaya kung madadagdag sa kanilang lineup, itong si Vic Manuel ay madaming kuponan ang mahihirapan na sumabay sa barangay Ginebra. Ano sa tingin nyo mga chong, mahahabol bang makuha ng barangay Ginebra itong si Vic Manuel bago mag-umpisa ang PBA bubble next month? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe para updated ka sa mga PBA updates natin. At bago tayo magtapos, shoutout muna kila Wilfredo Paragoyo, Alan Jun Pampanga, John Bell Blanca, Ricardo Ritaga, Reni San Vicente, Muhammad Amil Asani Sr., Pakaw ng Bayan, Amo Marlu, Edito Kalagi, Ruben Amarga, Joy Miller, Carlos Paunto, at Edsi Siega.